Hi guys, welcome again to my channel. Pag-usapan pa rin natin ngayon yung mga provisions, no, under Department Order 174. Ito yung nasasakop o nagre-regulate ng mga agency. Okay? So, but I'm going to focus more on employees' rights. So, doon sa isa kong video, diniscuss natin na ang lahat ng empleyado under agency is may security of tenure. So, ibig sabihin, hindi sila pwedeng basta-basta tanggalin ng walang grounds, ng walang dahilan, kasi secured sila ng batas na doon sa kanilang trabaho. Okay? And if ma-violate yun, according din sa DO 174, ang magiging result niya is yung principal or the company, no, na nag-hire ng agency, siya yung magiging direct employer ng employee. Kasi siya yung may kasalanan, eh, diba? Tinanggal niya basta-basta yung empleyado. Akala niya, porque agency, pwede tanggalin na lang basta-basta. So, hindi po yung ganun. Okay? So, for more details of that, nandun yung video ko. Please, manoodin niyo siya. At I think malaki yung matutulong ito nito sa inyo. No? At of course, doon din sa mga supervisor under companies, siguro kailangan mapag-isipan ninyo din na hindi kayo dapat natatanggal ng mga empleyado ng basta-basta. Okay? Ngayon, under DO 174 pa rin. Tignan natin ngayon yung effect of termination of employment under agency. Kasi pag direct employer, nag-terminate ng employee, isa lang yan eh, no? Pag tinerminate niya, kailangan niya may just causes for termination or authorized causes. Pag sinabing authorized, ito yung nalugi si company, kailangan mag-layoff, kailangan mag-retrench. So, those are authorized causes. Nandiyan yung tinerminate ka dahil meron kang may sakit, no? At based sa doctor, hindi ka na pwedeng basta, hindi ka kaagad-agad gagaling or maaaring permanent na yung sakit mo for the next 6 months. Yun, isa-separate ka na, no? Pwede ka nang tanggalin at i-remove ng company. Okay? And of course, gaya yung sinabi ko, nandiyan yung just causes. Ano yun? Yung mga serious misconduct, gross and habitual neglect of duty, willful disobedience to the lawful order of the employer, commission of the crime. Ayun, those are just causes. No? Siguro we'll make a video regarding that later. Okay? So, ngayon, tingnan natin ngayon based on DO 174. Ano yung effect ng termination of employment if you are under agency? Okay, tatlo yun. Tatlo. No? Kasi ang ulitin ko, ang agency may contract yan. Ang principal company, meron yung contract kay agency. So, may contract siya, service agreement. Okay? Ngayon, si agency naman, because kailangan niya mag-provide ng service dun sa company, maghanap siya ng worker. So, si worker, si employee, ang may contract yan kay agency. Si employee, wala siyang direct contract kay employer. Kasi si employer, ang may contact kay agency. At si agency, ang may contact kay employee. Ngayon, si employee ngayon, naka-deploy lang kay company. Right? So, meron tayong tinatawag na service agreement. Okay? Now, sa service agreement kasi, since service agreement yan, minsan 1 year, 2 years, depende sa agreement. No? Since agreement nga siya, it's a contract. So, may period siya. Depende sa napag-usapan ni company at ni agency. Pwede 1 year contract lang, 2 years, 4 years, 5 years, etc. etc. Now, since it is a service agreement, may mga empleyado kasi na alam ko by law, no, kapag service may sometimes ko terminus eh, no, so kung 1 year then one year din sa employee, parang ganun. Minsan may mga ganung klaseng mga contract. Okay, now since 1 year lang yung contract, for example, ibig sabihin after 1 year mateterminate yung contract. So what will happen to the employee kapag na-terminate yung contract? Or may contract siya for 1 year, kung are, and then kalakitnaan on the 6 months, pre-terminate yung contract. Siguro sabi ni company, ayoko na sa'yo, agency, and
Kasi ayoko na. So, na-pre-terminate yung contract. So, what will happen to the employee? And then, meron naman dito yung bago matapos yung contract, hindi naman siya na-terminate, pero bago matapos, terminate yung employee. So, what will happen? So, meron tayo, termination of employee bago matapos yung service agreement or yung contract, then meron din tayong pre-termination ng contract. Hindi pa tapos yung period of contract pero na pre-terminate na siya. And then meron tayong expiration ng contract. So, natapos yung contract. Okay? So, tatlo yan. Now, dun muna tayo sa una. Termination prior to the expiration of service agreement or termination bago ma-expire ang contract. So, again, example, ang contract natin is 1 year. Okay? Then, terminate si employee, 3 months pa lang, terminate na. Or, 5 months pa lang, terminate na. O, 7 months pa lang, terminate. Okay, hindi pa tapos yung contract. Na-terminate na si employee. Ano dapat ang i-apply natin? Kapag ganun yung nangyari, gaya nga na sinabi ko, may security of tenure, no? Kapag ganun nangyari, terminate kayo bago matapos yung expiration ng service agreement between the company and the agency, kailangan ang grounds niyan is based on just causes for termination, based on authorized causes, and based on nagkasakit si empleyado at hindi na makabalik, no, after a period of time. Okay? So, kapag bago ma-expire yung service agreement, kailangan nyo yung ina-apply. So, hindi pwedeng, again, no, gaya na sinabi ko sa isa kong video, hindi kayo pwedeng basta-basta tanggalin. So, dapat just causes. Just causes, undergan kayo ng due process dito. Okay? So, hindi porke na si employee, si company, ayoko ng mukha nito, agency, palitan mo, hindi ko gusto ng mukha. Ayan. Hindi pwedeng ganun. Kasi, kailangan lang mayroong just causes for termination or authorized causes. Kung nga, nalulugi na si company, sabi niya, agency, nalulugi na talaga ako eh. So, kailangan natin magbawas ng empleyado kasi lugi. Ayun. So, ngayon, pag just causes, terminate, may grounds to na nagawa si empleyado, maaaring habitual absences, maaaring nagnakaw, maaaring basta any violation of the code of discipline. Yung isa naman, authorized causes, maaaring humina yung negosyo ni company, sinabi niya sa agency, bawas tayo kasi mahina. Pero pag authorized causes, guys, meron siyang separation pay. Yung just causes wala, yung authorized causes meron. And then yung sickness, meron din siyang separation pay. Okay? So, ulitin ko. Just causes for termination, na-terminate si empleyado kasi may ginawang kalokohan, may ginawang violation. Walang separation pay. Alright? Pero pag authorized causes na layoff, redundancy, okay, nag-close yung company, yeah, may separation pay yan. In this case, of course, may separation pay yan. So, lahat ng ito, pwede itong mangyari while the contract is still subsisting. Kumbaga, ano pa rin, nag-exist pa rin yung contract. No? So, before siya ma-terminate yung contract, yung service agreement, na-terminate na si empleyado. So, ang ano lang nun is apply lang yung just causes, authorized causes, and yung disease. Maliban doon, hindi pwedeng magtanggal ng empleyado. Right? So, pag nagtanggal ng empleyado, doon sa tatlong hindi ko nabanggit, ang mangyayari niyan, si illegal dismissal po yan. And then, si company, magiging liable siya. Siya na siya nag-commit ng illegal dismissal kasi empleyado niya lalabas si employee. Okay? So, that's number one. Now, number two, na-pre-terminate yung service agreement. Okay? So, 1 year. Then, nag-decide si company or si agency nag-decide. Or dalawa sila. No? Terminate na natin yung contract. Huwag na natin patagpasin ng 1 year. Kasi, di tayo nagkasundo eh. Or, ayaw na ni company. Or si agency, may hinihiling si company sa kanya, hindi magawa ni agency. So, kailangan i-pre-terminate yung contract. Now, kapag na-pre-terminate yung contract, ang mangyayari dito, ang right ng empleyado is doon sa unpaid wages, benefits niya.
doon sa contract na yun. For example, okay naman si empleyado, naka 5 months na siya or 6 months na siya, okay siya. And then bigla na pre-terminate yung contract. So, kung 6 months na siya, meron pa siyang another 6 months na hindi na nasweldo. Tama? So, yung siya hindi niya nasweldo na yun, kailangan siyang bayaran doon sa hindi niya nasweldo na yun. Kasi, it's still under the contract. No? Si empleyado may contract siya eh. It should be 1 year. Kaya lang kasi, nagkaroon ng pre-termination ng contract. So, natanggal yung agency, natanggal si empleyado. So, yung unpaid wages ni employee, kailangan siyang bayaran. Okay? Kasi nga, may breach of contract. No? Kumbaga, parang 1 year tayo eh. Yung kontrata natin na sinanggal mo, di bayaran mo ako? Parang ganun. Okay? So, ngayon, sino magbabayad nun? Si agency ba? O si company? According to DO 174, ang magbabayad po nun is kung sino yung party na at fault. For example, si company at fault. No? Siya yung nagsabi ng i-terminate yung kontrata, yung service contract. So, dapat siya yung magbayad sa empleyado ng unpaid wages. Now, if si agency naman yung nagkaroon ng problema kasi hindi niya nasunod yung requirements ni company, so si company kailangan i-terminate yung contract kasi hindi nasunod ni agency, so si agency yung kasalanan, na si agency yung kailangan magbayad kay employee. Now, pero may key doon. Nasabi doon, without prejudice to the solidary liability of the party in service agreement. So, kasi si principal at si agency, they are solidarily liable. Ibig sabihin, kung ako si empleyado, agrabyado ako, since solidarily liable kayo, pwede kong habunin si agency and pwede kong din habunin si company. Okay? So, whichever it is. No? So, si employee is pwede niyang habunin directly si company. Lalo na kung ang fault ng pre-termination ng contract is si company. Okay? So, again, anong rights ng empleyado? Doon sa mga unpaid wages. Yun yung rights niya. No? Kailangan niya i-claim yun. So, is either sa agency or sa company. Ngayon, kung sino at fault. Okay? Ngayon, kung halimbawa, at fault si agency, no? And then, nahabol ni empleyado si agency. Ayaw magbayad ni agency. Si employer, pwede siya pumunta kay company. At si company yung kanyang ihabla or si company yung kanyang ireklamo kasi they are solidarily liable based on the service agreement of the contract. Alright? Now, yung pangatlo, termination because na-expire na yung contract. One year yung probation ng contract, tapos hinay ka ni employee, ni agency, then naging regular ka kay agency, diba? After 6 months, regular ka na kay agency. 1 year yung contract. Pagdating ng 11th month, mo, kumbaga, 11th month ni employee, terminated na pala yung contract. Kumbaga, no, terminated. Expired na pala yung contract. Okay? So, kung expired na yung contract, ano mangyayari kay empleyado? Since regular siya, si employee, under agency siya, regular siya, so, kailangan niyang mag-wait ng 3 months. Alright? 3 months. So, within that 3-month period, si agency, kailangan niya mag-provide ng employment kay employee na nawala ng trabaho. Again, 3 months. So, for example, January start ng contract, nag-end ng contract ng December. Okay? And then, na-hire si employee, sabihin na natin, na-hire siya ng June. Pero ang contract ni employee, naging regular siya. Okay? So, dapat dire-diretso yung kanyang, or 1 year yung contract niya. Okay? So, basically, kung 1 year yun, kung June siya na-hire, June pa dapat ang end niya. That's 1 year, no? Or kung nag-regular siya, di tuloy-tuloy na yung trabaho. Pero, nag-expire yung contract. And then yung contract, hindi na na-renew. So, for example, si company at si agency, nagkasundo sila. O December, end na tayo ng contract. Tapos, subject for renewal. Eh, hindi na-renew. Ano mangyayari kay empleyado? So, yun. Ang sagot doon, the employee needs to wait for 3 months. And then, responsibility ni agency na within that 3-month period, magbigay si agency ng employment doon sa employee. Now, after 3 months, or pag hindi mabigyan ni agency ng trabaho si employee, magiging entitled na si employee sa separation pay.
okay, as provided by law or as provided by the service agreement, no? So kasi yung mere expiration ng service contract, does that mean termination of employees? Ulitin ko, yung mere termination, yung mere expiration ng contract does not mean termination of employees. So gaya ng sinasabi ko, nagkasundo 1 year, January nag-start and ng December umaasa si agency ma-renew, nag-hire siya ng employee ng June, tapos na-regularize si employee ng December, no? And then hoping na dire-diretso siya, dire-diretso, or nag-hire si agency ng June tapos 1 year yung contract, no? Kung hindi ma-renew yung service agreement, hindi ibig sabihin na terminated na si employee. Okay? So within 3-month period, kailangan responsibility ni agency na magbigay ng trabaho. If hindi makapagbigay ng trabaho, kailangan bayaran ni agency si employee ng separation pay. Alright? So again, ulitin ko, tatlo po ito ha. Termination, anong effect? Termination prior sa expiration ng contract. Ibig sabihin, kailangan dito i-apply yung due process. I-apply natin yung just causes for termination, yung authorized causes, yung mga ina-apply sa mga regular empleyado. Okay? Prior to the expiration of contract. Now, pag pre-termination, yung pangalawa, pre-termination of contract, yung unpaid wages ng empleyado under that particular contract, ang sasagot po doon kung sino yung may kasalanan kung bakit na pre-terminate yung contract. It's either si company or si agency. But, solidary liable pa rin silang dalawa. Okay? Pangatlo is yung nag-expire na yung contract. Okay? Pag nag-expire na yung contract, hindi ibig sabihin terminated na si empleyado. So, pag nag-expire yung contract, responsibility ni agency na maghanap ng trabaho para doon sa kanyang empleyado within 3 months. At kapag hindi nangyari yun, kailangan bigyan ni agency si employee ng separation pay. Alright? So, I hope you learned something, no? Again, I'm going to put the provision on the description below, and I hope you to like this video, share this video to sa mga kilala ninyo na empleyado under agency, kasi they really need to know this. Okay? Again, bottom line, employees are protected even if employees are under agency. Okay, so hanggang sa susunod nating video, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.